kung lumakas na ang iyong pagdurugo na kailangang magpalit ng napkin kada isa o dalawang oras, o meron ng buo-buong dugo at natatagusan na pati ang iyong damit o ang higaan, at ito ay tumagal ng more than 7 days, ito ay abnormal na. Kayo ay magpa-check up na at huwag i-delay. Habang kayo ay nagdi-delay, mas maraming nawawalang dugo at bumababa ang hemoglobin. Ang hemoglobin ang nagdadala ng oxygen sa mga vital organs natin, lalo na sa puso. Ito po si Dr. Carol Tarup, isa pa kong obstetrician-gynecologist. Talakayin natin ang mga dahilan bakit malakas ang pagdurugo. Pag ang isang babae ay nasa reproductive age period, ang una natin i-consider ay pregnancy-related bleeding. Malakas ang tugo kung ang babae ay nakukunan o may ubas-ubas o H-mole. Kung ectopic pregnancy, konti lang ang pagdurugo. Pwede magregla ng malakas kung may hormonal imbalance kamukha ng PCOS. Kung hindi nag-ovulate, kumakapal ang lining ng matres na nagiging dahilan para maging malakas ang regla. Kung tuloy-tuloy ang pangangapal ng lining ng matres, pwede na magkaroon ng endometrial hyperplasia. At pag hindi nagamot ang endometrial hyperplasia, pwede ito maging cancer sa loob ng matres o endometrial cancer. Pwede rin magdugo ng malakas kung may bukol sa loob ng matres na ang tawag ay myoma. Ang myoma ay isang benign tumor na pwedeng lumaki, pwedeng dumami, at pwede maging dahilan ng malakas na pagdurugo. Kahit maliit ang myoma, pwedeng ito maging dahilan ng pagdurugo kung ang location niya ay sa loob o sa lining ng matres. Ang tawag dito ay submucous myoma. Meron ding laman na pwedeng tumubo sa loob ng matres. Ang tawag dito ay endometrial polyp. Pwede ito maging dahilan ng malakas na pagdurugo. Kung ang tissues at glands na nasa lining ng matres ay pumasok sa muscle ng matres, ang tawag dito ay adenomyosis. Tuwing nagre-regla, ang mga tissues at glands na to ay dumudugo din. Ang adenomyosis ay isa rin sa most common na dahilan kung bakit malakas ang pagregla. Pwede rin magdugo na malakas kung may buko sa cervix o kwelyo ng matres. Ito ay ang cervical cancer. May mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo at pwede maging dahilan ng malakas na pagregla. Kasama dito ang aspirin, warfarin, heparin at iba pang mga gamot. May mga sakit din na pwede maging dahilan ng malakas na pagregla, kamukha ng liver disease, kidney disease, tsaka thyroid problem. Ano mga test na gagawin pag kayo ay nagpa-check up? Importante ang blood test kamukha ng complete blood count. Dito malalaman kung anemic kayo. Pwede umorder ng mga coagulation test para malaman kung walang problema sa blood clotting function. Kailangan gawin ng pregnancy test para malaman kung ang pagdurugo ay hindi related sa pagbubuntis. Importante ang pap smear para malaman kung walang problema ang cervix. Kung may nakitang abnormal na bukol, kailangan itong i-biopsy. Sa ultrasound, malalaman din kung buntis, kung may polyp, kung nangangapal ang lining ng matres, kung may adenomyosis, at kung may myoma. Malalaman din kung may iba pang problema sa loob ng matres, makikita rin ang fallopian tubes, tsaka ovaries. Paanong management na malakas na pagdurugo? Ang management ay depende sa dahilan. Kung nakunan, pwede nang maraspa o DNC. Kung hindi buntis, pwede na magbigay ng gamot para humina o huminto ang pagdurugo, katulad ng tranexamic acid. Kung may pagdurugo dahil sa abnormal na pangangapal ng lining ng matres o endometrial hyperplasia o polyp, pwede na magraspa o dilatation and curettage. Dito, malilinis na yung matres at makakakuha rin ng tissues para mabiopsy. Kung may polyp at submucous myoma, pwede na itong tanggalin sa hysteroscopy. Kung may paulit-ulit na pagdurugo dahil sa pangangapal ng lining ng matres, pwede na gawin yung tinatawag na endometrial ablation. Dito, sinisira na yung lining ng matres gamit ang heat o electrosurgery o kaya extreme cold o cryoablation. Pag ang isang babae ay may malalaki ng myoma o may adenomyosis at wala na rin balak magbuntis, pwede nang gawin yung tinatawag na hysterectomy.
tinatanggal na ng buo yung matres. Kung may abnormal na pagdurugo, magpa-check up na po kayo. Abangan pa po yung mga susunod naming mga videos. Maraming salamat po.